Ano namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Opo, si Architect Ed. Maraming nagtatanong sa akin paano ba mag-apply ng building permit. Paano ba mag-asikaso niyan, architect? Ano ba mga requirements niyan? At magkano ang magagastos sa pag-apply ng building permit? Well, meron akong video niyan. Baka hindi niyo pa napapanood to, pero kahit yung mga nakanood na nito, nagtatanong pa rin sila. Nagpa-private message sila. So, naisip ko na ulitin yung mga points na binanggit dito. Pero this time, meron akong ipapakita sa inyo ng mga resibo. Okay? So, hindi na to kwento-kwento lang. Actual na resibo. Malalaman nyo ngayon kung magkano talaga ang maaaring magastos sa pag-apply ng building permit. Check this out! Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa more than 15,000 na ng mga nakikinig at nanonood dito sa contents natin. Thank you very much po. Sana nakakatulong po ito sa inyo, lalo na yung mga first time na magpapatayo ng projects at yung mga nag-iisip na magpagawa ng bahay, magpa-design, etc. etc. O kaya naman yung mga estudyante, nag-aaral ng architecture, nag-aaral ng engineering, o sino man na may interest sa construction. Maraming salamat at patuloy sana kayong manood at i-share nyo rin sa iba itong mga napapanood din yung contents ko. Thank you, ha? Okay, going back to the topic, building permit. No? May mga nagsasabi dyan na pwede naman magpatayo ng bahay kahit walang building permit. Huwag kayong makinig sa kanila. At hayaan nyo sila. No? Kasi labag sa batas yun, magpapakonstruct ka na walang building permit. No? Baka mas mahal pa yung imumulta mo kapag nasita ka ng city o ng munisipyo kaysa magbayad sa procedures ng pagkuha ng building permit. Ano-ano ba yung mga steps na dapat mong gawin para makakuha ka ng building permit? Ito ang suggestion ko, no, sa inyo kung kayo mismo ang maglalakad ng building permit, kayong mga lot owners. Pumunta na kayo sa Office of the Building Officials kahit wala pa kayong nakakausap na arkitekto. Pumunta na kayo sa Office of the Building Official, no, dun sa building permit section ng inyong city at ng inyong municipality. Bakit? Humingi na kayo ng building permit application form. Parang ganyan yan. Hingi na kayo nito. Kasi dito nyo makikita kung ano yung mga requirements. Naka-attach na dyan yung mga requirements. Para bago pa kayo pumunta sa architect, may idea na kayo ano ba yung pagdaraanan ko. Sa maraming mga municipalities at mga cities ay meron silang website. Check nyo na sa website ng inyong cities and municipalities kung ano ang mga requirements. No? At minsan, yung kanilang building permit form ay downloadable. So, di convenient, di ba? Wala nang contactless. At mas maganda yun, no? Mas malinis ang transaksyon. Walang involved na red tape, corruption, no? Sa ibang mga cities ay ganun na, no? Virtual ang application ng building permit. Pero check nyo, no? Kaya sinasabi ko, ngayon pa lang, pumunta na kayo sa inyong mga munisipyo or city hall, at humingi na kayo ng building permit form. Kung tungkol sa mga requirements, hindi ko nasasabihin sa video na ito, no? Panoorin nyo na lang yung isang video ko tungkol sa building permit. Nandoon yun, inisa-isa. So, panoorin nyo na lang din yun, no? Pagka nandyan na ang mga requirements, niready mo na, number one na requirement ay yung plano, building plans. Okay, so makipag-usap ka na sa isang lisensyadong arkitekto. No? Sa isang lisensyadong arkitekto. Ha? Bakit? Kasi hindi lang permit plans ang gagawin niya sa'yo, talagang construction plan, design plan. Yan ang gagawin ng lisensyadong arkitekto. Pag lumapit ka dun sa mga nandyan lang sa palipaligid, no? Gagawan ka daw ng pang-permit. Ang objective lang nila ay mabigyan ka lang ng building permit. Pangit yung design, di ba? Wala na architect.
Kuha ka ng license architect para yung ipapakita mong plano maganda. Magagamit mo na sa construction, magagamit mo pa sa building permit at maganda pa. So, kuha ka ng architect. Huwag kang matakot. Hindi ka magkakaroon ng problema kung yung design ng bahay ay compliant sa National Building Code. Dapat masusunod yung mga setbacks, dapat masusunod yung requirement para sa mga exits, no? Fire exit, at iba pa, no? Pati sa engineering, yung kuryente, yung mga standard dito, tsaka sa structural. No? So, kailangan mga professional talaga ang gagawa ng plano. Pero si architect lang ang kausap mo, siya na bahala sa engineering. No? So, take note, no? Hindi ka magkakaproblema kung compliant sa National Building Code yung plano. Tumatagal yung procedure kasi maraming tanong yung munisipyo o yung city sa plano. O kaya naman, maraming violations yung plano sa building code. So, sundin lang yung National Building Code. Wala kang magiging problema. I guarantee you. Ang paggawa ng design plans ng architect at ng mga engineers, usually yan ay mabilis na ang 2 weeks. Mabilis yan. Pero on the average ay mga 1 month yan yung pagpo-produce ng design plans. Kasi pinag-iisipan mabuti yan, hindi lang isang tao ang involved sa paggawa ng design. No? Kung gusto mo malaman sino-sino yung involved sa paggawa ng design ng bahay mo, panoorin mo itong video na ito. Mainit-init pa yan. Kailan ko lang pinost yan. Kung sino-sino yung mga designers ng bahay mo. Kapag meron ka ng plano, na-complete na yung plans at yung building permit forms nga pala, ibibigay mo kay architect, no? Building permit forms, electrical forms, ano pa ba? Yung, pati yung sanitary permit form, itong electrical permit form, building permit form, ibibigay mo kay architect lahat yan. Pipirmahan nila yan at seselyohan. Pagka meron ka na yan, dadalin mo na ngayon yung plans mo sa Office of the Building Official o dun sa Engineering Department. I-check nila isa-isa kung kumpleto yung mga requirements na kinuha mo. Pagkatapos, normally, pupunta ka sa Fire Department. Tapos, sa Assessor's Office. Bakit sa Assessor's Office? Kasi si Assessor ay check mo kung updated ka sa pagbabayad ng amilyar. Tapos, isa rin sa mga requirements kasi yung tax declaration ng iyong property. So, isa yon sa mga paasikasoy mo. Tapos, sa zoning. No? Sa zoning kasi, hihingi ka ng tinatawag na locational clearance. So, mamaya, papakita ko sa inyo magkano yung bayad doon. No? Tapos, meron ding requirement ang fire department. Si fire department, bibili ka kasi ng fire extinguisher. No? I-inspect nila yun sa site mo. Dapat meron kang fire extinguisher. Tapos, i-check niya kung nabili mong fire extinguisher ay pasok sa kanilang standard. Tapos, magbabayad ka doon sa fire department. So, mamaya, tutuusin natin lahat ng mga babayaran dyan. Kukuha ng kopya ng plano si zoning. Kukuha rin ng kopya ng plano si fire department. Kaya ang hinihingi palaging kopya ng blueprints ay around 6 hanggang mga 7. No? Maganda ka na ng mga 8 kopya para meron ding kopya yung site. No? Kaya itong mga blueprints na ito, maraming pagdadaanan. Kapag ka naibigay mo na kay fire department, tapos naibigay mo na kay zoning, hihintayin mo yung resulta, no? Ng kanilang pagtingin dun sa plans. So, examine pa nila yung plans na yan. Uwi ka muna. Bibigyan ka nila ng schedule para bumalik o kaya tatawagan kanila. Kapag okay na si fire department, na usually nauuna naman talaga, at okay na rin si zoning, i-endorse na nila sa engineering yung plano mo. So, si engineering naman, i-examine niya yung mga detalye ng plano mo. Mula sa setbacks,
sa compliance nito sa fire code, tapos sa compliance nito sa structural, no? Kaya tawag na kung safe ba yung structure mo, no? Yung design is structural engineer. Ganyan din yung kuryente, no? Hihingan ka nila ng design kasi nga titignan nila kung tama yung design mo. Mga computations ng loads at ng short circuit, electrical analysis. Ganun din si sanitary engineer ng city or ng municipality. I-check niya rin yung layout ng sistema ng plumbing ng bahay mo. So usually, it will take a week or so para ma-check nila lahat yan. At kapag may tanong sila, tatawagan ka nila. O kaya, sasabihan ka nila na pumunta para ibabalik nila sa iyo yung mga concerns. Para ibabalik mo dun sa designers. Pero kung yun nga, kung wala namang problema, no, tatawagan ka na lang nila para magbayad ka na ng fees para sa lahat ng procedure doon sa engineering. Okay, kapag ka tinawagan ka na doon sa engineering, ito na, expect mo na magkakaroon ka na ng mga ganyan, no? May mga tatak na yung iyong plano. Okay? Yan. Yan yung mga comments nila. Pagkatapos, sa zoning, bibigyan ka na nila ng certificate, no? Yan. Ganyan itsura niya, no? Sa tay-tay ito, eh. Okay? Tapos, bibigyan ka na nila ng locational clearance. Ito yung binayaran sa locational clearance, no? Makita ko sa inyo. Kita ba? Yan. Sabihin ko na lang. 7,530 ang binayaran ng client na ito doon sa locational clearance. Sa locational clearance pa lang yun, no? Ito ay mga around 300 square meters in floor area. Itong bahay na to, 2-story. No, siyempre, yung binayaran na yan ay depende rin dun sa cost na sinubmit namin. No? Tapos, sa building permit, no, meron ding resibo. Teka lang, papakita ko sa inyo yung resibo. Ito na. No? Sa building permit, yan, ito yung mga ano, binayaran. No? Mamaya, ilalagay ko na lang dito. No? Okay, so, ang detalye nito, nagbayad kami ng building permit 2,583.57. Yung seal, no? 350. Oh, meron ding bayad pala yun, no? Excavation permit 734.80. Filing fee for building permit 500. Sanitary permit 1,000. Line and grade permit 217.44. Centavos. Electrical permit 2,173.60. Due to BIR, yung documentary stamp ito, 30 pesos. At fencing permit 362.40. Kaya ang total ng binayaran namin para sa building permit ay 7,951.81 centavos. Plus yung kanina pa na doon sa locational clearance na more than 7,000 din, no? Mamaya i-add natin. Tapos sa fire department, no? Medyo nakalimutan ko na, eh. Kasi ito nilakad namin to nung March 2021, no? Medyo na-surrender na yata namin dun sa owner yung resibo, no? Ay siguro, hindi ako nagkakamali, nasa ano yun, nasa 2,500, mga ganun. Tapos bumili pa ng extinguisher, no? So mamaya ito total natin, ha, kung magkano. Ito na nga, ito yung total. Tignan nyo na, hindi naman ganun kalaki talaga, no? Eh kung mauhuli ka, tatayo ka ng walang building permit, no? Singiling ka ng mga 20 mil, hindi ba baba sa 20 mil ang multa mo, tapos eh may kulong pa yan, no? Kumuha na lang ng building permit. Maging civilized tayo, no? Sumunod tayo sa batas. Okay. Yung presyo na pinakita ko sa inyo, hindi yan pare-pareho. No? Pwedeng mas mahal yung sa'yo, pwedeng mas mura. No? San ka bang city? San ka bang municipality? Magkano ba yung cost ng bahay mo? Gano ba kalaki yung area? So, yan yung mga factors na basis ng
kung magkano yung babayaran mo. Pero sa kaso nito, ito ay sa Taytay Rizal, no? Nasa isang magandang subdivision, around 300 square meters ang floor area, no? So nandun lang kami sa less than 20,000 yung binayaran, no? Pero syempre, iba naman yung conditions dito sa property na ito, no? Updated siya sa Amiliar at sa iba pa, no? Yung iba, tumataas yung bayad kasi hindi naman updated yung mga Amiliar, yung mga juice sa city, no? Doon sa property. So kung lahat yan ay okay naman, no? Yan ang mga i-expect mo na pwede mong bayaran. Kung si contractor naman ang maglalakad niyan, syempre, mas mahal yan, no? Kasi yung legwork, di ba? Babayaran mo yung legwork niya. Yung pagpo-produce ng mga documents, may bayad din yun, di ba? So kapag kasi contractor yung maglalakad niyan, expect mo na mas malaki doon, no? Yung sisingilin niya para sa building permit fees. At depende rin nga sa scale ng project mo. 2-story, 3-story, 4-story, apartment ba yan, commercial, residential? Depende, no? Depende doon kung magkano yung babayaran sa building permit. Yan lang muna. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutuhan muli tungkol sa topic na ito. Kung meron kayong mga concerns, mga tanong, may Facebook tayo, pwede kayong mag-private message. Medyo pasensya lang kung hindi kagad nakakasagot, no? Medyo marami-rami yung nakikita nating mga messages na andun sa ating inbox. Pero binabasa ko yun, no? Basta bigyan nyo lang ako ng time. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo. Ako po si Architect Ed. Bye!